Good morning po, Brother Melvin. Salamat po mga kapatid. At ngayon ay March 4, 2024. So yun ay sobrang pagod yung buong activity kahapon. Pero salamat sa tulong ng Panginoon at tayo ay ginabayan lahat at mga kabataan. Ngayon po ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon na katayo sa liwanag ng langit. Ito po ay sa mga makalangit na dako. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating pagsimula. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, aming idinadalangin o Diyos ang aming pong pag-aaral ngayong umaga. Tulungan niyo po kami o Diyos na aming maunawaan at aming makita ang inyong karunungan na nagmumula sa inyo. Salamat po o Diyos dahil hindi niyo po kami pinababayaan. Salamat po sa pag-ibig. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po sa ating key text, 2 Corinthians 4:6, sabi po dito, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magnigding ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kalwalatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Ito rin ang unang binanggit ng ating Panginoong Diyos noong lalangin niya ang liwanag na sa gitna ng kadiliman ay magliliwanag ang liwanag. Yan. At dito mga kapatid, iniahambig ng ating Panginoong Diyos ang kadiliman sa kasamaan, sa kasalanan at ang liwanag naman ay ang katotohanan. Yan, na ang mga mananampalataya ay pwedeng magliwanag, pwedeng magdala ng katotohanan. Di ba? Pwede naman yun. Kapag ka mayroong madilim, may brownout, ang kailangan nating dalhin dati nun ay kasera. Ngayon ay meron na tayong flashlight. Pwede tayong tagadala ng liwanag kahit kakaunti. Yung liwanag din, at least merong liwanag. Pero talagang yung pinaka light natin, ito yung araw, di ba? Pagka brown out, konting light lang yung hinahawakan natin. Pero mga kapatid, ang tunay na liwanag ay ang ating pong Panginoong Diyos na lumika ng araw, ng buwan, ng bituin, ng sanlibutan, mga kapatid ko. No? At tayo ay binigyan lamang ng kakaunting liwanag na po pwede magliwanag sa madilim na lugar. Yan. At ito'y magbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadilim. Tayo po ay representative ng ating Panginoong Diyos. Yan po yung ibig sabihin. Ang provision ay ginawa kung saan ang komunikasyon sa pagitan ng langit at ng ating kaluluwa ay maaaring maging malaya at bukas. Ang may hangganang tao ay maaaring ilagay ang kanyang sarili kung saan ang mga sinag ng liwanag at kalwalatian mula sa trono ng Diyos ay ibibigay sa kanya ng sagana. Kapag ka tayo ay nasa Panginoong Diyos, tayo ay nananampalatay sa ating pong tagapagligtas mga kapatid. Ngayon, katulad nga kahapon na ating napag-aralan, yung pong panalangin ay napakahalaga. Kapag tayo ay nakakonekta sa ating Panginoong Diyos, tayo ay merong liwanag na nagmumula sa ating Panginoon na pwede nating ibahagi sa ibang mga tao. Ang liwanag ng kaalaman, yan. Ito yung number one na idinadalangin natin, yung pong karunungan na nagmumula sa inyo. Yung liwanag po ng kaalaman ng kalwalatian ng Diyos na nagniningning sa mukha ni Kristo ay maaring magliwanag sa Kanya. Yan, yung pong kalwalatian ng ating Panginoon. Yung liwanag na ito na galing sa Panginoon, pwede magniningning sa atin. Maari siyang tumayo kung saan ay masasabi tungkol sa Kanya, kayo ang liwanag ng sanlibutan. So, tayo po mga kapatid, ang sinabi din ng ating Panginoong Diyos yan sa Mateo, di ba? Tayo ang asin ng sanlibutan, ang liwanag ng sanlibutan. Na bagamat madilim, sobrang dilim, tayo ay instrumento ng Panginoon para makita ng mga tao na tayo'y lingkod ng Panginoon. Makita ng mga tao na ito yung daan papunta sa katotohanan. Ito yung daan papunta sa ating Panginoon. Tayo naman mga kapatid, no? Hawakan natin ng mabuting yung ilaw sa ating buhay upang yung mga tao makasunod sa atin. No? Ang problema kasi, meron ka ng liwanag na dala-dala, pinapatay mo, ino-off mo. Di ba? Yun ang mahirap doon. At pati ikaw, naliligaw. Nakasumpong ka na nga ng liwanag, eh tinanggihan mo pa. Itinapon mo pa, di ba? Kung hindi dahil sa komunikasyon sa pagitan ng langit at lupa, ay walang liwanag sa mundo. Di ba? Tulad ng Sodom at Gomora, lahat ng tao ay masasawi sa ilalim ng makatarungang paghatol ng Diyos. Ngunit ang sanlibutan ay hindi naiwan sa kadiliman. Now, bakit? Kasi Sodom at Gomora,
sila Lot ay naligtas eh. Dahil si Abraham ay nakikipag-communicate sa ating Panginoong Diyos. Kapag ka talagang nananalangin sa Panginoon, ang sanlibutan ay mawawarningan. At ngayon, ang banal na kasulatan ay ang ating liwanag, mga kapatid. At ang mga tao ay nawawarningan tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Iyon pong ang ating pong Panginoong Diyos ang nagbigay ng liwanag. At ang salita niya yung liwanag na kapag binasa natin, tayo ay magkakaroon ng liwanag na pwede nating ibahagi sa iba. Ang mahabang pagtitiis na awa ng Diyos ay pinapaabot pa rin sa mga anak ng tao. At ito ay kanyang disenyo na ang sinag ng liwanag na nagmumula sa trono ng Diyos ay makikita sa mga anak ng liwanag. Ayan, medyo naantok-antok pa. So dito mga kapatid ko, ay binibigyan ng pansin natin na yung liwanag na daladala po natin ay hindi po basta-basta. Sapagkat yung liwanag na ito ay galing sa trono ng ating pong Panginoong Diyos. Yang liwanag. Hindi yan galing sa buwan. Dahil ang liwanag ng buwan galing sa araw. Ang liwanag ng araw ay galing sa ating Panginoong Diyos. Di ba katakataka yung mga matatalino, bakit yung araw laging mainit, laging masikat? Kahit madilim yan, yung araw hindi tumitigil yan sa pag-apoy. Eh di ba, dapat na-consume niya na sa tagal ng panahon yung dapat i-consume dahil apoy siya, nag-aapoy eh. Pero ang Diyos ang nagpo-provide dun, mga kapatid. Ang Panginoong Diyos ang nagsusustain dun dahil ang Diyos ang naglikha niyan. At yung liwanag na yan ay galing sa trono ng Panginoong Diyos. Lalo na yung katotohanan. Kaya ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya na katulad natin? So nakita ko po dito yung tuloy-tuloy na komunikasyon. So minsan nakakalimot tayo. Nakakalimot tayong tumawag sa Panginoon kapag ka mabuti ang kalagayan natin, di ba? Kapag ka ang ating kalagayan ay walang ka-problema-problema, nakalilimutan natin ang Panginoong Diyos. Pero hindi pala ganun, mga kapatid. So dapat ay tuloy-tuloy. May problema man o wala. Pribileyo nating tumayo ng may liwanag ng langit sa atin. At sa gayon, si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. Sabi sa Genesis chapter, sa Genesis. Palagay ko sa Genesis chapter 5. Hindi mas madali para kay Enoch na mamuhay ng matuwid kaysa sa atin sa kasalukuyan. Ang mundo sa kanyang panahon ay hindi mas madali sa paglago sa biyaya at kabanalan kaysa ngayon. Oo, kasi sa panahon kasi ni Enoch, wala naman silang Bible eh. Mga kapatid, walang Bible sila Enoch. Dahil yung Bible nila, dahil sila yun eh. Oo. Sila kasi yung mga unang tao eh, mga kapatid eh. Walang Bible sila Enoch, kaya mas mahirap pagpakabanal sa panahon nila Enoch. Kaya kinuha siya ng Panginoon eh. Dahil yung palagit niya, puro kasamaan, puro kasalanan. Ibig sabihin si Enoch, walang reference ng kabanalan. Tayo mga kapatid, maswerte tayo, blessed tayo. Bakit? Meron tayong reference ng kabanalan. At yun nga yung banal na kasulatan na nakikita natin. At marami na rin ngayon ng mga lumalakad sa liwanag. Kaya hindi na madali, kaya hindi na ganoon kahirap ang lumago sa biyaya at kabanalan ng ating Panginoon. Kasi may reference tayo. Unlike Enoch, wala siyang reference sa mga kapatid. Tanging ang tinig ng Panginoon ang kanyang pinakikinggan. Kung mayroong tinig. Pero wala, nakita siya ng Panginoon na siya'y matuwid, lumakad sa Panginoon. Alam niyo, ikaw ay, kung ikaw ay nag-aaral ng lawyer, meron kasing yung lawyer na, ayan, si Attorney Sumagaysay, na ikwento niya na talagang ano eh, nagsikap siya sa pag-aaral. Ang pinakamahirap yung wala kang librong sarili. Siya ay nagsikap siya. Nanghiram siya ng libro hanggang sa siya ay makatapos. Talaga matindi ang pagsikap niya. At ngayon siya ay ano, lingkod ng ating Panginoon. Ginagamit siya sa iba't ibang kapamaraanan. At siya ngayon ay nagsusulat sa Health and Home. At tumutulong siya sa ating church sa mga legal matters. Lalo na sa lupa ng ating po mga, ng ating church. So dito po mga kapatid ko, no? Kung wala kang reference, napakahirap. At sa panahon ni Enoch, napakahirap maging matuwid. Kasi wala siyang gagayahan. Di ba? Wala siyang babasahin. Babasahin niya nun. Eh sila nga yung Old Testament. Sila yung Bible eh. Wala naman New Testament nun dahil lumitaw yun sa panahon natin.
Old and New Testament. Kaya mas matindi noon. Kaya nung nakita ng Panginoon na si Enoch ay nakitang siya lang yung matuwid at banal, kinuha agad siya ng Panginoon at dinala sa langit. Second or third heaven, wala na tayong masyadong idea noon, pero yung pinaka-idea natin, second heaven, eh ano pa mang yung langit na yun, kung ilang palapag ba naman yung langit na yun, basta't si Enoch ang pinakamaganda, kinuha siya ng Panginoon dahil siya'y nasumpungan na matuwid sa panahon niya na wala namang gagayahan. O maaring yung kwento ng kanyang lolo ng lolo ng lolo niya na si Adan, eh yun ang nagpasalin-salin. Pero yung makakita ka ng matuwid sa lugar nila, makabasa ka ng tungkol sa kabanalan, tungkol sa Panginoon, wala, makakapatid. Dahil sa panahon lang natin yun. O, pero siya'y lumakad kasama ng ating Panginoong Diyos. Sa pamagitan po ng panalangin, ayan, at pakikipag-ugnayan sa Diyos na gawa ni Enoch na makatakas sa katiwalian na nasa sanlibutan dahil sa pagnanasa. Yan. Nabubuhay tayo sa mga panganib ng mga huling araw at dapat nating tanggapin ang ating lakas mula sa iisang pinagmulan. Kailangan nating lumakad na kasama ng ating pong Panginoong Diyos. Yan. Ano po ang dapat nating gawin? Kailangan nating lumakad kasama ang ating Panginoong Diyos. Yan ay napaka gandang example ngayong huling mga panahon. Ngayong huling araw, mga kapatid, no? We are not on the first generation of human history. Tayo ay nasa huling henerasyon ng sanlibutan na kung saan ang ating Panginoon ay darating. Kaya kailangan na talagang maswerte na tayo ngayon, mga kapatid. Lahat na ng referensya meron tayo. Merong mababasa, merong video. May referensya tayo ng kabanalan, mga kapatid. Lahat na nasa atin yung example. Kailangan ang paghihiwalay sa sanlibutan dahil hindi tayo mananatiling malaya sa polusyon nito kung hindi natin susundin ang halimbawa ng tapat na si Enoch. Siya po yung halimbawa, pero ang pinakahalimbawa natin talaga si Jesus Christ, di ba? Siya'y lumawakad talaga sa katotohanan. O, tayo po mga kapatid, ipanalangin natin sa Panginoon na yung mga reference na nakikita natin ng kabanalan, matatak sa puso't isipan naman natin, di ba? O, kasi napakadali na ngayon. At ang banal na espiritu gumagabay pa sa bawat isa. Napakadali na ngayon, mga kapatid. Ang kailangan lang dito talaga ay katapatan katulad ng kay Enoch. Ang mga nag-aangkin ng relihiyon ni Kristo ay dapat maunawaan ang responsibilidad na nakasalalay sa kanila. Dapat nilang maramdaman na ito ay isang individual na gawain. Isang individual na pangaral ni Kristo. Ayan. Kung mapagtanto ito ng bawat isa at lawakan ng gawain, dapat tayong maging kasing lakas ng isang hukbo na may mga bandila. Ang makalangit na kalapati ay lililim sa atin. Yung makalangit na kalapati, mga kapatid, ito yung pong banal na espiritu na kinakatawanan. Ang liwanag ng kalwalatian ng Diyos ay hindi na maiiwalay sa atin kaysa sa tapat na si Enoch. Ayan. Dito po mga kapatid, eh, binabanggit na ang nag-aangkin ng relihiyon ni Jesus Christ ay ano daw? Merong responsibilidad na ibahagi ang katotohanan. Ito po ay individual na ministry dapat. Individual na ministry. Sama-sama tayo dito mga kapatid. No, ibig sabihin, may kanya-kanya tayong dapat na gawain. Kaya iniligay ka ng Panginoong Diyos dyan sa iyong trabaho dahil hindi ka lang basta magtatrabaho dyan. Dahil lingkod ka ng Panginoon, ikaw ay magliliwanag dyan sa anumang paraan. Basta't ang dadalangin mo, Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan, ng kaalaman, paano ko magamit ang aking profesyon sa pagbabahagi ng liwanag. Yun ang dapat number one na ating idinadalangin, mga kapatid. Kaya kasi sabi dito sa 4:6 ng 2 Corinthians, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kalwalatian ng Diyos sa mukha ni Kristo para ating maibahagi sa iba. Ang tanong na lang, paano? Yan ang idalangin natin sa ating pong tagapagligtas. And remember mga kapatid, we are the light of the world, sabi ng ating Panginoong Jesus. Representative niya tayo. Dahil nanampalataya tayo kay Jesus Christ. Pero alam, kung hindi ka nanampalataya sa Panginoong Diyos, huwag mo nang angkinin na representative ka. Pero nanampalataya ng Panginoon, ikaw ay mayroong responsibilidad ang bawat isa sa atin
na ibahagi ang katotohanan, ibahagi ang mabuting balita sa iba. Kaya sa umaga na ito, tayo ay dadalangin, number one, unang-una, tayo ay gumawa sa gawain ng Panginoon. Huwag nating takpan ang aliwanag na meron tayo at ipakita natin sa mundo, ito ang tamang daan. Ito ang tamang katotohanan na nagmumula sa ating pong Panginoong Diyos. So tayo po ay manalangin ngayon pong umaga at ibibigay natin kay Brother Melvin ang pagkakataon. Pagkatapos po ng isang awit na ito, papuri sa ating Panginoon at itype po natin ang ating pong mga prayer requests. So salamat po sa inyo mga kapatid at ingatan tayo ng Panginoon at patuloy tayong magliwanag hanggang sa dumating ang abang dumating ang ating pong Panginoong Diyos diyan sa Alapaok. Salamat po ng marami mga kapatid. Mabuhay po tayo sa piling ng ating pong Panginoon. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God it shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord. Bound to Him eternally by love's strong cord. Overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises. Standing on the promises. Standing on the promises of God. Amen mga kapatid. Standing on the promises of God. Salamat sa awit na yan, ano? Nakatayo sa liwanag ng langit. Yan. Yung kanyang mga pangako ay liwanag din naman, ano? Liwanag si Jesus. Liwanag yung kanyang mga pangako at pag-asa na binibigay sa atin. Kaya tunay na tayo makakatayo, ano? Sa madilim na lugar, sa madilim na daan na ating nilalakbay, makakatayo tayo ng dahil may liwanag na tumatanglaw sa atin. O kanina tayo magtitiwala kay Jesus lamang magtitiwala dahil siya yung liwanag. Ano po? Liwanag ng madilim na daan. Patuloy nating ipanalangin si Aurora. Nasa ospital pa rin po sa Bukidnon. Good morning po sa lahat ng pamilya ko na nakikinig. Sige po, isama pa na patuloy sa panalangin si Aurora. Ano po? Nasa ospital pa rin siya. At patuloy na sinusuri ang kanyang kalagayan. Kagalingan ang idalangin natin para sa kanya. Please pray for Kawayan Bugtong Church. Sige po, patuloy natin sasama si ang Kawayan Bugtong Church. At pasama sa panalangin na maging magandang resulta ng blood test na gagawin mamaya sa akin. Maraming salamat po. Sige po. Sama natin si Nanay Fina sa kanyang blood test laboratory mamaya. Papuri at pasalamat sa Panginoon sa mga prayers sa akin recovery. Sige po, sama natin si Sister Anna Rosbel. At may number pa kanina dito ako nabasa. Maraming salamat po sa Panginoon at sa panalangin po. Maganda na po ang aking pakiramdam.
Hilo na lang po. Ayan, si Ate Sally Sanchez. Ano po? Patuloy pa rin natin siyang isama sa panalangin. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umaga na ito. Patuloy niyo kaming binigyan ng panibagong buhay, panibagong umaga, panibagong kalakasan. At maliwanag na aral ang aming napakinggan sa umaga na ito, na kayo ang tunay na makatutulong sa amin, na kami ay makatatayo sa madilim na lugar na aming nilalakaran, sapagkat kayo ang tanglaw, kayo ang liwanag para sa madilim na ito. Maliwanag na pag-asa na nagbibigay sa amin sa kabila ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan. Maraming salamat po sa aral na ito. Patuloy naman na kami ay kumunited sa inyo at magtiwala sa inyo anuman ang dumating na pagsubok sa aming buhay. Pagkat kayo ang tunay na liwanag na aming aasahan, aming masasandigan sa kabila ng aming mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. Maraming salamat sa inyong pangako. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, ito kami hindi harapat dapat. Patawad po kung may anay makasalanan. Patawad po kayo man ay nagkulang at nagkasala. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin mga kapatiran na nakikinig ngayon. Pagpalain ang aming maghapon. Ingatan kami sa aming mga gawain. Mahirap man ito o madali. Kami po inyong samahan malayo sa anumang kapahamakan. Bigyan kami ng pagpapala sa umaga na ito, sa maghapon na ito. Ang aming hanap buhay ay inyong palaguin upang kami rin ay maging pagpapala sa iba. At ang aming kalusugan ay inyong pong samahan at bantayan. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng pasasalamat ni Ate Sally Sanchez na maganda ang kanyang pakiramdam sa umaga na ito. At siya ay may kaunting hilo pa rin. Patuloy namin sinasama sa panalangin. Patuloy pong paubutihin ang kanyang pakiramdam sa bawat umaga na darating. At siya ay makapagpatuloy sa kanyang gawain at nagtatapat at nagtitiwala po sa inyo. Sa aming patuloy na panalangin, isama namin sa panalangin ang Kawayan Bugtong Church na mga kapatiran po dito, naway ang Holy Spirit ang umibo sa bawat isa na maging matatag ang bawat isa sa pananampalataya at sila ay patuloy pa rin na makita ang liwanag na nagmumula po sa inyo. Amin din patuloy sinasama sa panalangin si Sister Aurora na pamangkin ni Sister Nimpa Rivera. Nasa ospital pa rin sa mga oras na ito dyan sa bukid nun. Patuloy na mabigyan ng karunungan ng mga doktor na mahawak sa kanya na makita ang kanyang sakit at maagapan at mabigyan ng lunas sa lalong madaling panahon. At palakasin ang kanyang resistensya sa bawat araw. Ipakita po sa kanya liwanag na nagmumula sa inyo na kayo ang dakilang Diyos na magagamot at hindi nyo kami pababayaan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang lab test ni nagagawin ni si Nanay Pina. Mamaya, ingatan po sila sa daan papunta roon sa laboratory at malayo sa anumang kapahamakan. Naway magandang maging resulta nito na makapagpagaan ang kanyang kalooban at makapagpatuloy sa kanyang ginagawang procedure na pag-iingat sa kanyang kalusugan upang makabalik siya sa kanyang malusog na pangatawan. Sa tulong po ninyo, Ama, alam namin na kami lahat ay gagaling. Sa tulong po ninyo, alam namin na kami ay lalakas muli at magiging matatag kasama po ninyo sa bawat araw. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang recovery at kagalingan ni Sister Ana Raspel Hermino at siya ay patuloy niyo pong samahan sa araw-araw na pamamuhay. Alakasan ng resistensya ang dalangin namin unang-unas para sa kanya at higit sa lahat sa kanyang mga buong pamilya ay patuloy namin sinasama sa panalangin na comfort ang ibigay niya po sa kanila at mawala ang kanilang mga pangamba at pagdududa sa kanilang kalusugan at pagkos makita kayo anong kabutihan ang inyong binibigay sa kanila at kagalingan at makipagmalaki nila at makikwento rin naman sa iba na kayo ang aming dakilang Diyos na nagbibigay ng aming mga pangailangan, na nagpapagaling ng aming mga karamdaman, di lamang pang-physical, lalo higit sa pang-spiritual. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Sister Estrelita Gragasit, nawa po kung ano man ang kanyang kalagayan sa mga panahon na ito.
ay siya po inyong samahan, makita niyang liwanag na nagmumula po sa inyo. Kung siya man ay may karamdaman pang kalusugan, hipuin po siya na inyong pagpagaling na kamay. Gayon din naman kung may siya ay karamdaman pang espiritual, patuloy niyo po siyang hakayin pabalik at manatili sa pagtitiwala po sa inyo. At sa gayon din ng kanyang buong pamilya, ay pahangkaloob po sa kanila, kanilang mga pangailangan. Hayan po sa inyong kalooban at hindi nang sa aming kagustuhan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang test na gagawin ni Sister Estrelita Gragasin na 2D echo, na po siya ay maging ayos ang resulta nito. At kung hindi man ay huwag niyo po siyang hayaang mangamba sapagkat ipaunawa niyo po sa kanya na kayo ay nariyan para sa isamahan sa kanyang problema ang pangkalusugan at ipagkakalob niyo po sa kanyang mga pangailangan at gayon din ng kanyang buong pamilya. Makita nilang liwanag na ang kagalingan na nagmumula po sa inyo at sa inyong mga pangako. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang follow-up check-up ni Brother Reynaldo Eusebio. Nawa ito ay maging maayos. Palakasin niyo po ang kanyang pangatawan, ang kanyang recovery mabilis ay aming dalangin. At patuloy na pag-asa ang nagmumula sa inyo ang kanyang maranasan. Patuloy na liwanag ang kanyang makita sa madilim na daanan at siya ay patuloy na makatayo kasama po ninyo sa bawat umaga. Hindi patuloy namin sinasama sa panalangin ang iba pang mga prayers na request ng mga kapatiran na may karamdaman at ang iba pang mga kapatiran na Bible students na sa aming nasasakupan. Aming sinasama sa panalangin sina Brother Conrado Generoso Canto na ay one day matanggap niya ang inyong inialok na kaligtasan at pagmamahal kasama ng kanyang buong pamilya. Sila ay makasamba ng sama-sama. Ngayon din ang family ni Mike and Martha Mamaril, family ni Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama na sina Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Ngayon din ang mga students na Tabacao, San Antonio, Explorer, San Leonardo at ang mga kapatiran sa Kawayan Bugtong. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang good health ng mga kapatiran. Una-una si Sister Ana Rospel Hermino. Good health din sa mga anak ni Sister Medin Peligro Cotao na sinahara and Corey sa kanyang buong pamilya. At ang family ni Sister Rose Cris Encarnado, Sister Dang de la Cruz at ang family ng lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa umaga na ito. Kalusugan din at kagalingan, recovery at dalangin namin kina Kuya Delphine Cao, kay Pastor Alex Rigor, Kuya Bobby Ate Lorna, Ate JJ Concepcion, Gregorio Santin, kay Tatay Pentong, kay Kuya Mike. Patuloy na kalakasan ang dalangin namin sa kanila at patuloy na sila ay makapanguna. Bigyan po sila ng karagdagang kalakasan sa bawat araw sa kanilang simbahan. Amin din kasama si Ma'am Sheila Kasamorin sa kanyang kagalingan, sa kanyang karamdaman. Sister Melo Jen Rona Stibayan, si Sister Rona Dora Magana at si Sister Nena Salazar kasama na sina Baby Josiah, Sister Janet Salvato, Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Reg Hermosa. Patuloy na kalakasan at kagalingan sa bawat umaga ng kanilang maranasan. Si Michael Torrella kasama na rin si Daniel at Tatay at Nanay ni Pastor, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Martes Loreto, si Brother Arman Reyes, kasama namin din si Reynaldo Eusebio, Ting Bautista, si Pinay Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, Ate Grace Amano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, si Marilita, si Diane, si Sister Pichi na patuloy nagtitiwala po sa inyo, Brother Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco at ng buong kanilang buong pamilya. Patuloy niyo pong samahan sa bawat araw na patuloy na kalusugan ang dalangin namin sa kanila at maligayang pamilya sa piling po ninyo. Amin din kasama si Precious Cabasog, Precious Jorquina, si Aris, si Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po na ito, patuloy namin sinasama sa panalangin at siya ay patuloy, sila kami ay patuloy ninyong bigyan ng kalakasan sa bawat umaga.
ang ilan sa amin ay nagre-recovery, ang karamihan ay malubha pa rin ang kalagayan. Ngunit ang lahat kami sa amin ay nagtitiwala po sa inyo, nakatingin sa inyo at umaasa sa inyong ibinibigay na sa amin na kalakasan sa bawat umaga. Kami ay nagpapasalamat na at gayon din patuloy namin sinasama ang bawat isa. Alam namin na kayo ay hindi nabibigo sa inyong mga pangako. Ipagkaloob nawa ang aming mga kahilingan ayon lamang sa inyong kabutihan ng kalooban at hindi nang sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli, good morning po sa bawat isa. Good morning sa mga nakikinig at salamat sa mga prayer warriors. Good morning din kay Lonely Junsia. Nakita ko she's watching now from Bukidnon. Good morning po Sister Lonely Junsia. Ano po? At sa lahat ng mga nasa Bukidnon, mga relatives ni Sister Nimpa Rivera. Magandang umaga po sa inyo lahat. Teka muna, may birthday pa lang ngayon si Trinity. Atin siyang awitan sandali. At naku, hindi natin naisama sa panalangin. Nakalimutan. Anyway, papanalangin natin siya mamaya. Bati natin siya ng happy birthday sandali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday. Yan, happy birthday kay Trinity Angeles dito sa Gapan Youth ng Gapan. Ano po, isang masipag na kabataan dito sa Gapan. Siya yung naging prom queen nung nakaraang banquet nila. Last week lang yata yun. At yan, Trinity, ayan, alam natin na marami ka ng regalong natanggap pero dinagdagan pa ni Jesus. Yan ay fruit of the Spirit na iyong tanggapin at ipamahagi sa iba. Ang pagmamahal, kindness, goodness, self-control, lahat yan ng fruit of the Spirit ay sa lahat yan. Ano po? At yan ay iyong ibahagi sa bawat isa. Ano po? At siyempre sa lahat na nakikinig ngayon ay patuloy nating batiin ang bawat isa. Ang hindi ko pa nabati ay good morning po sa inyo lahat. Yung mga nakikinig sa background, good morning po sa inyo lahat. Wala naman ng Mr. Juliet Estrero, good morning po sa inyo dyan. Sa inyo mga kasama dyan, nanonood, good morning po. At sa iba pang mga hindi ko nabati, wala naman na. Good morning po sa lahat. Hanggang bukas po muli mga kapatid, patuloy tayong magtalanginan. Patuloy tayong ma-remind sapagkat tayong makalimutin. Patuloy tayong ma-revive sa ating pagkakatulog at tayong magpalakasan. At higit sa lahat, patuloy tayong connect kay Jesus sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aaral ng kanyang mga salita. At soon, tayo rin naman ay mapagbabago ng ating karakter. In Jesus' name. God bless po sa bawat isa.